Online sellers, mag-download na kayo ng seller.ph. Simpleng-simple lang to. Download the app, build your website, and post your products. And then, pwede na itong makita ng inyong mga customers. Hindi na kailangan ng mga customers nyo mag-download ng app para maka-order. Ang gagawin lang nila, click the link and then makaka-order na sila. Ang galing, di ba? Saan ka pa? Mag-seller.ph ka na! Welcome po sa programang Leaders in Action, produced by MR Digital Media, hosted by your very own Apat Dapat. Ang programang ito ay magtatanghal ng mga leader na naging trending ang mga activities, mga leader na exceptional at extraordinary ang mga achievements, mga leader na nakapagpabago ng mga buhay ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Hindi lahat ng ating tatampok sa programang ito ay mga politiko. May mga leader din tayong makakasama na naging achiever sa larangang kanyang ginagalawan. Mga leader na hindi naman politiko, subalit nagbigay ng mga magagandang halimbawa at nakapagpabago ng buhay ng maraming tao. Tinaguri ang Seafoods Paradise sa lalawigan ng Quezon. May layong humigit-kumulang sa 190 kilometers mula sa Kapitolyo ng Lalawigan na binubuo ng humigit-kumulang sa 22,000 hektarya ng kalupaan na hinati sa 54 na barangay at naninirahan dito ang humigit-kumulang sa 60,000 mamamayan. Pagsasaka, pangingisda at turismo ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito. Madalas na ang kapalit ng kaunlaran ay ang pagkasira ng kalikasan. Subalit kakaiba ang naging pamumuno ng leader na ating kikilalanin sa araw na ito. Dahil kasabay ng patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng bayan, kasabay ding pinangangalagaan at napoprotektahan ang kalikasan, turismo at agrikultura ng bayan. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng isang leader na maaasahan at may pagmamahal sa kalikasan. Tara na! Samahan ninyo kami ni Mitch na kilalanin ang punong bayan ng Guinayangan, Quezon. Walang iba kundi si Mayor Cesar Isaac III. Dito lamang sa aming programang Leaders in Action. Magandang araw pong muli para po sa ating bagong episode ng ating programang Leaders in Action. Tayo po ngayon ay nasa bayan ng Guinayangan, 4th District ng lalawigan ng Quezon. Maswerte nating natagpuan at nakasama ngayon ang ating mayor na si Mayor Cesar Isaac III. Kumusta naman po ang bayan ng Guinayangan sa araw na ito? Sa ngayon po, maayos naman. Pati panahon, medyo nakisama ho sa atin ngayon. Kasi from nakaraang araw po, talagang grabe yung ulan dito. Kaya medyo dumarami ang problema namin sa mga barangay roads. Kasi ho, marami pa kaming gravel roads lamang dito sa aming bayan. Ano nga, medyo malayo yung pagpasok talagang. Yun yung dinaano ninyo, yan ay sumulong to Guinayangan Road po yan. 19 kilometers ang classification po yung provincial road. Pero ongoing naman po ngayon ang rehabilitation na daanan ninyo through the provincial government at saka po ng DPWH through the initiative of Congresswoman Helen Tan. Mga ilan pong ilan po ang population ng Guinayangan? Population namin siguro mga almost 50,000 na po kami ngayon. Wow. Ayun pong land area niya. Land area ho 22,000 hectares. Medyo malaki-laki po. At yan pong bayan ng Buena Vista at bayan ng Tagkawayan ay dating barangay lang po ng Guinayangan. Pero ngayon po, medyo siyempre nadaanan yung
tagkawayan ng National Highway, so medyo naging mas maunlad sila kaysa sa amin. Ano pong class po ba ang Guinayangan? Ang Guinayangan po is the third class third municipality. Class municipality. So, dapat po ay yung ating mga roads ang uunahin po natin. Ano po? Sa ngayon, number one problem namin because ito nakaraan tatlong typhoon last year. Talaga hong masyadong nasira ang lahat ng mga barangay roads namin. Although may mga ilang mga project po kami through DPWH, sa initiative kami po sa Dr. Helen at saka po ng local government. Marami nagtatanong kasi, ano ba yung dapat na pinupuntahan? Ano ba, bakit ba dapat puntahan ang bayan ng Guinayangan? Una-una po, ang Guinayangan po ay napakayaman sa mga likas na yaman, no? Una-una yung aming pinagmamalaking mga alimasag dito, Hipon, no? Dito pala yan. Oo, dito masarap ang alimasag kasi ho, medyo gulp ho yung dagat natin eh. Hindi ho siya ganun kaalat. And also, dito ho naman ay yung mga tourist destination, ano? Although hindi pa ho lahat developed, pero talagang kung ikaw yung nature lover, nandito po. Meron po kaming maulawin spring protected landscape. Napakaganda po niyan. And also meron kaming palad sandbar. At yung aming dinedevelop ngayon, meron po kaming boardwalk going to ang Kabibihan River at doon na maglalagay ho kami ng isang magandang bangka para ho sa river cruising. Mayor, may nakita ako na ano, nag-post sa Facebook, yung mangrove area. Yes. Tapos po, may mahabang parang tulay ba yun? Yes, yun po tinatawag namin boardwalk going to the Kabibihan River. At yung mangrove area ng yun, ho, yun yung gilid ng river. Napakaganda ho. Hanggang ngayon, ho, ano namin yun, pinoprotektahan ho namin yun. Yun po sa mangrove na yun, doon po tumitira yung mga alimasag, tama mga po? Mga alimango po doon. No? Kasi yun ho, is river. So, yung mga alimango nandoon. Ang alimasag po ay dito sa dagat. Ah, magkahiwalay sila ng kanilang habitat. Habitat nila. Ganun. At so, doon sa area yung marami yung fish pond doon. Yung marami nagkukulture doon. Alimango, hipon. Pag nag-yogan festival, yun po ang dinadala po ninyo doon? Oo. Ang dinadala, ano product? Dinadala namin. Pati po sa agriculture. Marami na po kami mga produkto rito. Mga vegetable, mga high value crops namin, konting prutas, siyempre coconut, at number one, coconut banana. At once, so, nag-champion na rin kami sa best boot sa category B. Mayor, pinuntahan ka namin at talagang sinadya ka namin para ipaalam sa ating mga manonood. Sino nga ba si Mayor Isaac? At gusto namin tanungin sa iyo personally para maintindihan natin bakit nga ba si Mayor Isaac ay isa sa napili ng MR Digital Media at apat dapat para ma-feature dito sa Leaders in Action. Una po, salamat at ako'y isa sa napili nyo na maging ma-feature dito sa inyong programang Leaders in Action. Ano? Ako po isang simpleng mamamayan lamang ng bayan ng Guinayangan. Ipinanganak po ako noong taong June 12, taong 1970, which is Independence Day. Sa Maynila po ako pinanganak, pero dito po ako lumaki sa bayan ng Guinayangan. Kaya lang noong 1987, umalis po ako dito at nag-aral po sa Maynila. Ano ho? Medyo malayo ho sa profesyon ko ngayon kasi ako po ay graduate ng Bachelor of Science in Marine Transportation. Nagbarko po ako. Siguro lang nasa dugo namin ho ng pamilya Isaac ang paglilingkod sa bayan. Kaya nung ako po ay bumalik dito noong taong 1995, nagnegosyo po ako ng konti. Taong 2007, kumandidato po ako bilang konsehal ng bayan. Ayun po ang unang paglaho ko sa politika. Ako po inanalo bilang ikawalo na konsehal ng bayan. Ano, kahulihan po ako noong time na yun. Pero noong re-election po, taong 2010, bigla po ako umangat sa number one ang ranking. Ano? Wow. And then noong taong 2013, sinubok ako na pong lumaban ng mayor. At since then, patatlong term ko na po ito. By 2022, tapos na po ang aking termino bilang mayor. Siguro, Mayor, dun sa unang paglahok nyo sa politika, nakita ng taong bayan, hindi naman po kayo mananatili ng ganun katagal sa politika kung wala kayong sinimulang maganda para sa inyong mga mamamayan. Ano-ano po ba yung ating mga naisakatuparan na bukod sa yung mga sabihin natin na kasi kung lalahatin natin, baka sa isang buwan pa tayo tapos sa interview, sa dami. So dami. Pero yung mga major projects nyo at masasabi ninyong legacy ninyo dito po sa bayan ng Guinayangan. So, una po, ang tinignan ko dito yung katatayuan ng pamumuhay ng aking mga kababayan.
So hindi naman ho agad pwede natin i-focus sa isang bagay lamang. Mm-hmm. Let's say infrastructure, paano naman po yung kabuhayan at yung mga pangangailangan sa pangkalusugan, edukasyon ng ating mga kababayan. Ang ginawa po natin, pina-assess po natin nung upo ako nung unang upo ko po bilang mayor. In-assess ko po ano ba talaga higit ang pangangailangan. So una sa pangkalusugan, inuna ko po 'yan. Kami dito namamatay ang pasyente namin, ni walang masakyan na isang maayos na ambulansya. Yun ho agad ang tinugunan ko. Pangalawa, scholarship program. Tinignan ko, wala ho kaming mga pwedeng pagtrabahuhan dito. So ang yaman ho namin tao, paano namin tutulungan at pag-unlarin ang mga tao namin? So through scholarship program. And then humingi sa national government, sa mga TESDA at sa iba pang ahensya kung paano magkakaroon ng livelihood training program dito. At meron din naman pong mga malalaking infrastructure project katulad po ng Department of Agriculture. Kami po noong 2014, nabiyayaan ng Philippine Rural Development Project, which is 18 kilometer concreting ng manggagawa to Kapuluan Central. Mahaba po ito. At malaki po ang naitulong nito doon sa mga magsasaka na may uuwi nila ng maayos ang mga produkto nilang pang-agrikultura. And then, tinugunan din po natin yung mga ilang pangkabuhayan. Naglalagay po tayo ng mga kooperatiba rito ano, para pagsimulan ng ating mga maliliit na kababayan. At ang mga personal na tulong ko po, di man ho sa pag-aano dito, pag may namamatay, talaga pong personal ho ang tulong na binibigay ko sa aking mga kababayan. Pag mga may sakit, pinibil ko dahil kung pondo lang po ng Department of Social Welfare and Development, medyo limitado po eh. Kasi may sinusundan po tayong ordinansa kung magkano lang pwedeng ibigay. At yung mga bagay pong yun, siguro ho, nakita ng mga tao. At ngayon lang sila nakakita ho ng mayor siguro na ang cellphone number ay alam po ng buong mamamayan ng Guinayangan. At ako po, ultimong tawag ng ambulansya, anumang tulong, ako po mismo ang nag-handle niya. Mayor, nasa dulo po kayo ng 4th District. Ano? Wala mo kayo sa island, pero by land, dulo po dulo kayo. Dulo pa rin. Nararamdaman niyo po ba minsan na parang nabibehind yung Guinayangan Quezon? Pagdating po sa mga projects. Yes po, totoo po yan. Kasi nga ho, lagi kaming least priority. Mabuti na nga lang po, ang national government meron tinatawag na yung dating bottoms-up budgeting at saka yung mga solid tubig project. Doon lang po kami nagkakaroon ng tsansa. At pag nananalo po kami sa mga contest, yan. At isa pa, yung pagkilala ng Department of Labor and Interior and DILG, Department of Interior and Local Government, pag medyo ho, ikaw ay pumapasok doon sa kanilang mga criteria, mas madali ka pong nabibigyan ng pondo. At ngayon ho, marami ho kaming pondo galing national naman. Solar, street lights, tapos po yung local core roads, yan ho ang mga ano, saling tubig project, yan ho ang malaking tulong na nabibigay sa amin maski kami nasa dulo na. At yun ho ay malaking pinasasalamatan ng ating mga kababayan. So siguro sa pagiging masipag niyo din po, Mayor, kaya nangyayari yun. Kasi kung hindi po magiging mapursige ang po ng bayan, hindi po makakarating yung mga national project. Ayun lang, kailangan. Request, follow up, and then pati po yung pag-handle ng lahat ng department sa mga requirement, kinakailangan ho ay from time to time, mag-check mo. Kung maaari mismo, ako mismo ho talaga ang nagpa-follow sa kanila. Sasamahan ng kaunting kulit, ano? Opo. Yun ho ang isa sa pinaka, ano? Lahat ho ng department head ko, siguro nakukulitan na sa akin. Kasi even Saturday and Sunday ho, basta pumasok sa isip ko, tatawagan ko sila. Tatanungin ko ano ng status ng project nito, ng request na to. Kasi ho, siyempre, ang national government man, tinitingnan ho kung maayos yung implementation ng project. Kasi once na hindi ho maging maayos ang implementation ng project, eh baka hindi ka na ho makahingi ng susunod na cycle ng mga project. Yung ira po ba natin, nakakasapat po ba doon sa taon-taon na inyong pagbabudget? Eh, talaga po kami, ira-dependent, pinagkakasya na lamang po. At maswerte na nga lang pag may darating ho mga budget from the national government. Kasi nga po, naghihintay talaga yung mga tao na minsan nagkakaroon ng emergency, hindi talaga ang mayor ang nabunot po talaga. Totoo po yan. Sa katulad po nitong napakalayo sa siyudad, wala naman po ibang pupuntahan. Kami po ang sa local government po, ang mga mayor po ng maliliit na bayan, pag mulat ng mata mo, meron na pong tao sa harap ng bahay ninyo.
na humihingi ng tulong. Ay, hindi mo naman pwedeng tanggihan dahil nandun yung malasakit niya na paglingkuran sila. Saka asahan na po natin na wala po talaga silang ibang tatakbuhan kundi mayor. At ako po, ang cellphone ko po is 24/7 bukas yan. Hindi ko yan pwedeng mamatay. Paggabi ho, tutulog ako. Pag medyo 25%, pinipilit ko i-charge ho ng 50% bago ako matulog. At katabi ko yan. Gawa ho ng, maski po emergency sa gabi, ako po ang pumabangon. Ako po ang humahanap ng ambulansya, sasakyan kung kailangan. Ang ilan hong driver, sa bahay ko na ho, pinatutulog. Ginagawa ko na ng mga kwarto sila doon. Para madali na lang. Para madali. At maski ho, mahina signal, di kaya kong katukin. Mayor, yung, wala ba kayong ano, community hospital dito? Meron po kaming community hospital run by the provincial government. Kaya lamang po, siyempre, pag si Saria na o may mga major operations, hindi na po kaya. Parang siya ho ay first aid hospital first lamang. Mayor, sa ano mo, sa 9 years mo or sa isang yung term mo na matatapos mo, ano sa palagay mo yung legacy na may iwanan mo sa bahay ng Guinayangan? Siguro po ang talaga lang ano ko, yung naiwan ko sa mga tao, yung natulungan ko makapag-aral, mabigyan hanap buhay yung iba. And then sa infrastructure po, medyo malaki rin po. Ang pagbabago po. Pagbabago. Kung titingnan po ninyo ang itsura ng population area, nung una po, napakadilim ng malayo, kalsada. Malayo po ang itsura noon. Ngayon po, may solar streetlight. Nung nagkaraan ng bagyo, at yun po kami lang ho, dito sa 4th District siguro ang maliniwalag ang mga kalsada. Tapos ngayon ho, yung covered canal ng poblasyon, by this year, katapusin ko 100%. Funded na siya ng 75%. Pero ngayon ho, lalaanan ko pa rin siya. And then, ang isa ho sa pinakamaganda namin ay yung training namin sa disaster management. Lahat ho ng barangay at lahat ho ng household, nabigyan namin ng training sa disaster management. Kaya, pag may mga calamity, ay ready po kami. Isang instruction lang namin, alam na nila agad ang gagawin. Kaya ho, maswerte pa ho kami at pag ganyan may bagyo, walang casualty ho dito sa Ambay. Malaki din ang pagnanais ni Mayor Isaac na maiangat ang kabuhayan ng kanyang mga kababayan. Kaya't ang pagsuporta at pagsusulong sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ay patuloy din na isinasakatuparan sa bayan ng Guinayangan. At magbabalik po ang programang Leaders in Action pagkatapos lamang ng ilang paalala. Saksihan pagkilos ng mga Pinuno atin ng suportahan.
through positivity, no negativity. Leaders lead the way, leaders show the way. Halika kapatid. Walang perpektong panahon na palagi sakit ay aayon. Sila ay tumutulong sa tukha upang makabangon sa hirap at ginawa. Andyan lamang sila kaya imulat ang mga mata at magkaisang madla. Dahil mas magiging matatag pag tayo ay sama-sama. Kakaway ang pag-aseso, mas madali kung sama-sama. Kasama natin ang Diyos, pinuno at pamilya. Hawak kamay because together we can stand divided. We will fall along with them and need to help support. Fly and fall, never die the leaders. Trust them all the way, cause leaders lead the way, leaders show the way. Halika kapatid, sama-sama nating saksi. Balik po ang aming programang Leaders in Action. Kasama pa rin po natin ang Mayor ng Bayan ng Guinayangan, Quezon, walang iba kundi si Mayor Cesar Isaac III. Kumusta po ang turismo dito po sa Bayan ng Guinayangan sa panahon ng pandemya? Sa panahon ng pandemya, talaga hong lockdown ho kami. At lately lang po, siguro no, under MGCQ ng Bayan ng Guinayangan, binuksan ko po ang lokal na turismo para lamang po sa local tourists dito sa aming bayan. Hindi pa po kami nagpapapasok ng mga turista sa Karatig Bayan. Pero tomorrow, may assessment po akong gagawin through Municipal IATF. At titingnan natin, baka pwede naman na yung nearby towns papasukin na natin para maski pa paano yung maka-recover na yung mga negosyante na nakabase sa tourism. Pagdating po sa environment, ano po yung ginagawa ninyong action tungkol sa pag-prevent, sa pag-panatili ng environment po sa Bayan ng Guinayangan? Maganda po na itanong ninyo yan. Kami po dito sa Bayan ng Guinayangan, meron tinatawag na Payment for Ecosystem Services. Ako lang po rin ang mayor siguro sa Calabarzon o Ali pa yata meron. Ano. Pero yun yung perang yun na nakukolekta namin every household, sinasama po namin sa water bill. Napakabigat po niya kasi ordinansa yan at additional expenses po yan ng mga tao. Ang tawag nga ho namin ni Green Fund. Ito pong Green Fund na ito ay ginagamit lang namin para sa ma-preserve at maprotektahan namin ang aming environment dito. Meron ho nga kaming MSPL, that is 149 hectare na protected area. Ay kulang naman ho ang pondo na ginagamit para maprotektahan ito, reforestation. Ito pong Payment for Ecosystem Services na ito na kukolekta namin sa mga tao. 10 pesos lamang po yan every month, every household. Malaki-laki na po naiipo namin yan. At ang purpose lang po ng fund na ito ay gamitin lamang po sa preservation and protection ng mga watersheds. Mayor, pagdating po sa ating karagatan, mayroon po ba tayong mga restrictions at mga pagbabawal dun sa mga nag-illegal fishing? Mm-hmm. Meron po tayo yan. Meron tayo pong national ordinance na sinusunod. Ano ho. Kaya lamang po talagang hindi ho namin kayang from time to time ay mabantayan yung dagat. May nakakalusot pa rin po. At ito pong ating dagat, which is Deragay Gulf,
ay ilang paso yan hanggang Camarines sa sur. Kaya kuminsan talaga hong may mga dinadayo kami, mga illegal fisherman dito. Kaya lang, talagang hirap na hirap. Yan ang isa sa pinakamahirap naming gawain ngayon. Although, siguro magdadagdag kami ng banday dagat at hihingi na rin kami ng tulong sa BIFAR na maglagay ng patrol boat dito sa Along Ragay Gulf para lang mabantayan mabuti yung aming karagatan. So tingin niyo, Mayor, yung pagdating ng panahon, kasi by port naman kaya ano po? Yes po. So palagay niyo, nakikita niyo in the future na may mga barko din, pwede rin siyang maging daungan itong lugar na ito? Ito po ba ay ataw doon? Deep harbor po ba ang Guinayangan? Hindi po, deep harbor po to. Siguro, madaungan man to yung maliliit lang. Na mga lansya. Baka yung from Masbate, malapit-lapit din ho kami. Kaya lang, mas malapit yung San Andres, Quezon. Hindi kami pwede lumabas. Pangalawa, hindi ho nakahanda ang kalsada ng mga kalye namin. Opo, maliit. Kung lalagyan ninyo ng port yan at lalagyan ng mga barko, medyo hindi ho magkakaigay yung mga container van, mga trailer na kakarga ng container van, hindi ho papasok. Pero meron po kami proposal na magkaroon ng coastal road buhat po doon sa barangay CC para hindi ho papasok sa maliit na mga kalsada. Yun ho, igagawin coastal road along sa dagat na ho yan. Then yun hong Guinayangan Buena Vista Road. Yun ho, may proposal ho kami doon. Pag nagawa po yun, baka ho pwede na napasukan kami ng ano. And then, i-dredge lang ng konti yung harbor. Oh, kumusta naman po, Mayor, ang peace and order po dito sa bayan ng Guinayangan? Dito po ang sa peace and order, wala ho tayong problema. Wala hong ano ng mga leftist. Wala. Ang problema lang ho dito, yung mga domestic violence lang po. Mm-hmm. Ano po ba yung ratio ng police sa population po? Medyo kulang ho kasi medyo 22 lang ho yung mga police namin dito. Mm-hmm. Ay kung 1,000 pero ano, di na makakalahati ho ang kulang. Yeah. At least meron naman tayong brigade na nandito. Oo, yung brigade ho. At saka, nawala ho yung cap ko dito, nilipat ng Makalelon. Mm. Yun ho ang malaking tulong. Pero ang ginagamit ho naming force multiplier, di mga barangay police na po. At from time to time po, nagkakanda kami ng mga trainings para ma-refresh kung ano yung dapat nilang gawin para ho makatulong sa peace and order dito. Pagdating naman po sa sanitation at saka sa basura, paano po natin na-maintain yung kalinisan sa inyong lugar? Dito po naman, di bukod dyan sa mga street sweeper natin, yun yung segregation at source, hindi nga ho namin talaga ma-100% sa ngayon. Pero kami po ay may dalawang truck, so biodegradable at saka yung non-bio, ano ho. Then meron ho kaming central MRF at dun ho namin siya sinesegregate. And then, meron ho kaming sanitary landfill na rin. Mayroon pala rin. Kasi malawak naman yung ano niya. Meron ho kami property na 9 hectare dito. Yun ho yung dating open dam site. Pero ngayon ho ay sanitary landfill na. Sanitary landfill. At yung tapon po doon ay? Yung mga, sabi ito, mga special waste. Residual. Mga residual na ho. Talagang dapat nakahiwala yung basura. At least dito man lang ho yung nababasa. Ito yung okay paghiwalayin, bahala na ho kami. Nagkaroon ho kami ng mga Casporo program na sorter doon sa lugar na yun. Kasi may mga barangay ho na wala na ho paglagyan ng mga MRF dito sa Metro Poblacion. Ay sa barangay naman ho, kukunti naman ng basura. So ang maraming basura lang dito sa Poblacion na area. And besides, Mayor, may mga project din po ba kayo regarding sa housing? Meron po bang ganyan sa inyong... Yun ho ang isa sa kulang namin. Ano. Pero meron ho kaming nakaalat na fund last year pa. Naghahanap kami ng loteng mabibili para sa housing project. Kasi yung mga nasa danger zone ho along coastal, gusto na namin ilipat. Pero ito naman, siguro this week magkakaroon kami ng year-end assessment sa Binangunan Rizal sa 2020-2930. Isa ho sa agenda ko yun. Na kung meron na, may nag-offer na ng lote para ho, kung magkano ipipresyo namin doon sa lote para sa socialized housing program. Socialized housing program. And pagdating naman sa patubig sa bayan ng Guinayangan, kumusta naman po? Sa ngayon ho, maganda kasi nga umuulan pa. Pero kami ho'y dumanaras din ng scarcity o ng drought pag panahon ng tagtuyo. Pero katulad ng binanggit ko nga ho kanina, may mga saline tubig project ho kami. At paano yun ho?
isang mga barangay ho. Naghahanap po kami ng mga source. Tapos ay parang barangay water district ang ginagawa namin ganun. And then, yun ho ay naglalagay ng mga tap stand sa mga matataong lugar. At least para may pag, hindi man ho level 3. Yung level 3 ho kasi yung pagbukas mo ng gripo sa loob ng bahay, meron na. So yung level 2, nagagawa ho namin through saling tubig. Ano po yung mga ano, yung mga proyekto ninyo o programa ninyo para sa mga senior citizen? Sa senior citizen, ay di yun ho namin binibigay na tulong pag nagkakasakit. Nagbibigay rin po kami ng mga medicines. And then yung sa burial assistance, yun ho yung mga talaga, maintenance po yan. Sa maintenance po, nagbibigay ko kami. At saka ang DOH naman po talagang ibigay mo lang yung list ng mga seniors na gumagamit. Talaga hong pinoprovide nila. Yung mga kakulangan naman po, ay di ipoprovide ng local government. Sapat naman po yung pinoprovide ng DOH na mga gamot? Or talagang... May kulang pa rin po. Sapat sana kung lahat po'y ganung klaseng gamot ang gagamitin, ay kasi meron hong mga ibang tao na ang gusto yung mga binigay mismo ng mga gamot na reseta ng mga doktor, eh alam naman po ninyo yung mga branded, alam naman po ninyo yung galing sa DOH. Kung ano lang yung kanilang ibigay, yun lamang ang pwede natin di ipamahagi. Itanong na natin, Jenny, yung kanyang mga naging awards ng nakalipas na siyam na taon. Then siya nga ng 9 years. Ano, Mayor, yung iyong mga naging awards sa inyong pagpupo bilang alkalde ng... Ang pinakamalaking award kung natanggap namin, hindi yung Seal of Local Governance from the DILG 2015 and 2019. At talaga naman pong napaka... hirap makuha yung award na yan. Also, yung maliliit na award, yung mga pagkilala ng ibang mga agencies, yan din po. At, you know, yung sa Seal of Good Local Governance, talaga kung itong 2019, ilang bayan lang po talaga kami nakuha sa Quezon eh. So, parang apat na bayan at saka ang province of Quezon. At yung iba namin mga award galing sa DepEd, saan-saan ang mga agency, sa provincial government, may galing ho dyan sa Department of National Defense, yan. Yan ho, yan ang mga nakalagay dyan namin mga nakuhang award. SWD meron din. Yung paglaban po natin sa illegal na droga, paano po natin ito'y sinasagawa sa pamamagitan po ng PNP? Yes, napaka-manageable naman po dito when it comes to illegal drugs. Hindi ko lang ako masabing totally zero. Pero dito po talagang katulong ang Philippine National Police. Tumutulong ako sa kanila. Sumusuporta ako sa patrolling and then yung intelligence fund para lang ho makakuha kami ng mga informer. At also yun yung mga force multiplier namin ay di tinuturoan din po namin kung paano mapigilan ang paglaganap ng illegal na droga sa bahay na. Huling message na lang po sa ating mga lagi pong nakasunod po sa Leaders in Action. Nasa sa inyo po ang pagkakataon, Mayor. Sa lahat po ng mga nanonood itong Leaders in Action, ako po ay nagpapasalamat at nabigyan ng pagkakataon na maging bahagi nitong programang ito. Dito po sa aming bayan ay matatawag naman ng isang napakasaya at napakatahimik na bayan na pwede rin maging pasyalan ng ating mga kababayan. Maganda po ang mga tourist destination dito at matutuwa po kayo, lalo na po sa mahihilig po sa mga tawag dito, sa mga magagandang sa nature. Yan, nature. Mga nature lover. Ano ho? Meron ho kami itong mga caves, sa isang barangay, 10 caves, no? Wow. Meron lang classification to kung pwedeng pasukin o hindi. Yung MSPL po namin, napakagandang pasyalan. And then, ito pong aming mga palad, sandbar, isa pa. And then, yung amin yung i-develop ngayon, yung boardwalk at saka yung river cruising along the Cabibian River, napakaganda po ng kapaligiran, napakaganda ng mangrove area. Ang isang leader na katulad ni Mayor Cesar Isaac III na may natatanging pagmamahal at pagkalinga sa kalikasan ay kahanga-hanga sapagkat patuloy niyang ginagawa ang nararapat upang maproteksyonan ang likas na yaman at kasabay din naman ito ang pagsasaayos ng kanyang bayan
at pagtataas ng antas ng kabuhayan ng mga mamamayang kanyang nasasakupan. At dyan po natatapos ang ating episode ng ating programang Leaders in Action! Mayor Cesar Isaac, isa kang certified leader in action. Halika kapatid, sama-sama nating saksi. Tumulong, mapabuti ang ating masa. Mga batang gustong matutong magkaroon ng tunong. May sagot ang leader section para sa ating pagsulong ng ating bayan para may taguyod ang pangalan. Maganda na balita mula sa malinis na larangan. Hanggat merong pinuno tayo na matutuwid, huwag mabahala sa hirap pa sakit ay makakatawid. Mga pinuno ang puno'y matibay at mabunga. Di ka iiwanan hanggang tumulong sa problema. Di pa ba